Today is March 10, 2023. There are two Filipino crew for vessel Ocean Galaxy. Kalo Elmer Malutaw. Acuesta Christian Alo. Maligayang pagdating sa bawat isa at sa pagiging bahagi ng industriya ng pangingisda sa Taiwan. Sakop ng trabaho ng barkong pangingisda ang tatlong malaking karagatan. Maraming paghamon sa trabahong pangingisda. Upang matiyak ang iyong kaligtasan at kabutihan sa trabaho, alamin ang iyong karapatan. Sa pagpasya mong magtrabaho bilang mangingisda, pipirma ka ng kontrata sa amo mo sa Taiwan at pipirma ka rin ang kontrata ng serbisyo sa Taiwan Broker. Kasama rito ang mga sumusunod: panahon ng kontrata, trabahong gagawin, sahod, insurance, gastos sa transportasyon, oras ng pahinga, proteksyon ng manggagawa, sakit at aksidente, serbisyo ng broker, utang, obligasyon, paglabag sa kontrata, paglutas ng problema at iba pa. Ang sumusunod ay ang paliwanag ng bawat isa. 1. Panahon ng kontrata. Kapag ikaw ay pipirma, basahin mabuti ang kontrata. Dapat malinaw na nakasulat ang taon, buwan at petsa. Kapag lumagpas dito ang panahon ng operasyon ng barko, automatic na pahabain ang panahon ng kontrata hanggang matapos ang paglaot ng barko. Sa pagtapos ng iyong kontrata, kung pumayag ka at ang amo mong ituloy ito, kailangan pumirma ng bagong kontrata ang dalawang panig. 2. Trabahong gagawin. Garantihan ng kontrata ang sakop ng iyong trabaho at kung aling barko ka magtatrabaho. Kapag hindi ka pumayag o hindi pa naayos ang transfer ayon sa patakaran, walang makakapagpilit sa iyong lumipat ng trabaho sa ibang barko. 3. Sahod. Bukod sa pagbibigay ng amo ng pagkain sa barko, dapat ibigay ang buong sweldo sa paraang napagkasunduan. Maaaring hiningin sa amo na ibigay ang iyong sahod in cash o i-remit ang iyong sahod sa itinalagang account. Ang iyong buwan ng sahod ay ibibigay na iyong amo na hindi bababa ng $550. Sa tuwing tatanggap ng sahod o karagdagang bonus, tanda ang pirmahan at lagyan ng thumb mark ang resibo upang mapangalagaan ang iyong karapatan. 4. Insurance. Dapat kang bigyan ng iyong amo ng insurance sa aksidente, pagkakasakit at pagkamatay. Ang aktual na bayad para sa medical na pagpapagamot ay hindi bababa ng $300,000. Ang insurance para sa pagkamatay ng manggagawa ay hindi bababa ng $1.5 million. 5. Gasto sa transportasyon. Mula sa iyong bansa patungo sa barkong pangingisda, ang pamasahe ay sasagutin ng may-ari ng barko. Ngunit dahil sa iyong sariling kadahilanan, hindi ka nakarating sa unang paglaot, ikaw ang magbabayad ng pamasahe pag-alis papunta sa barkong pangingisda. Kapag natapos ang iyong kontrata, ang amo ang sasagot ng plane ticket pauwi sa iyong bansa. Ngunit kapag ikaw ay lumabag sa batas at napauwi o napaaga ang pagtapos mo ng kontrata, sa sariling kadahilanan, ikaw ang magbabayad ng iyong plane ticket pauwi. 6. Oras ng pahinga. Ayon sa patakaran, hindi dapat bababa sa 10 oras ang pahinga sa isang araw. Dapat tuloy-tuloy na 6 na oras ang pahinga. Sa 7 araw, dapat ay hindi bababa sa 77 oras ang total na pahinga. Ngunit dahil kakaiba ang trabaho ng pangingisda, maaring dahil sa pangangailangan ng barko, tauhan, o ang kailangan siguridad ng huling isda, kung kakayanin ang iyong katawan matapos mapagkasunduan ng amo o kapitan, maaaring habaan ang oras ng trabaho at palitan ng ibang araw ang pahinga. 7. Proteksyon ng manggagawa. Upang mapangalagaan ang iyong kaligtasan habang nagtatrabaho sa deck ng barko, laging isuot ang life jacket. Dapat tiyakin ng amo na may sapat na kagamitang pangligtas sa barko, tulad ng life boots, life jackets, salvavida at iba pa.
Upang magawa mo ng maayos ang iyong trabaho, ang iyong amo ay magbibigay ng kagamitang kakailanganin mo tulad ng bota, guantes, damit panglamig at iba pa. 8. Sakit at aksidente. Kapag ikaw ay nasugatan o nagkasakit dahil sa trabaho, ang iyong amo ang magdadala sa iyo sa pinakamalapit na paggamutan at ang iyong amo rin ang magbabayad ng gasto sa pagpapagamot. Kung sakaling hindi ka mapagaling o ikaw ay mamatay, ikaw at ang iyong pag-aari ay ibibigay sa taong itinalaga mo. Ang iyong amo ang sasagot ng tiket sa pagpapauwi sa iyo. Makikipag-ugnayan ng broker sa pamilya mo, aayusin ang iyong dokumento at ang babayaran ng insurance. Ngunit kung hindi dahil sa trabaho ang iyong sugat o sakit, at di makakapagtrabaho sa madaling panahon, maaaring walang bayaran ng amo at mapapagang makansela ang iyong kontrata. 9. Serbisyo ng broker. Mga serbisyo ng broker. Ayusin ang mga dokumentong kailangan sa trabaho sa barko sa Taiwan. Paghatid sa lugar ng trabaho at pagsundo kapag tapos na ang kontrata. Tulungan makipag-usap sa amo. Dapat din sabihin ng broker ang mga patakaran sa trabaho at pamumuhay sa barko. Pag-schedule sa itinaliang hospital para sa medical examination, pag-translate sa konsultasyon, at iba pa, dapat mong tandaan ang emergency telephone number ng iyong broker para masabi mo agad ang iyong problema. Sa kontratang pinirmahan mo at ng broker, nakasulat dito ang halaga ng pagproseso ng mga dokumento, medical examination at iba pa. Hindi dapat maningil ang broker ng halagang hindi nakasulat sa kontrata. 10. Utang. Kapag kailangan mong mangutang sa amo o sa broker o humingi ng tulong na bayaran muna nila, dapat isulat sa resibo ang pangalan ng nagpautang, halaga at paraan ng pagbabayad. Kailangan na kumpirmahin mo na bago pumirma at lagyan ng thumb mark, hindi maaaring lumabag ang sinuman sa napagkasunduan ng paraan ng pagbabayad. At hindi dapat kaltasin sa sahod mo ang anumang multa o penalty ng walang pahintulot. 11. Kakaibang pangangailangan. Kung dahil sa relihiyon o kaugalian at may bawal o espesyal na pangangailangan, sabihin agad sa amo, sa broker o sa kapitan ng barko. 12. Pananagutan. Tuparin ang nakasaad sa kontrata at sumunod sa batas. Sumunod sa utos ng amo at kapitan ng barko. Huwag bantaan ang kasamahan at huwag makipag-away. Bawal manira ng gamit at pag-alis sa trabaho nang walang paalam. Hindi pagsama sa paglaot at iba pa. Bawal ang baril, bala at anumang klase ng armas. Upang madaling maiayos ng broker ang iyong mga dokumento, dapat magbigay ng tamang impormasyon. Kapag hindi tama ang impormasyon sa iyong mga dokumento at nagkaroon ng problema sa iyong pag-alis, sarili mo itong pananagutan. 13. Paglabag sa kontrata. Kapag nais mong mapaga ang pagtapos ng kontrata, dapat bigyan ng abiso ang amo at broker. Sa maaga mong pagtapos ng kontrata o paglabag sa pananagutan at nagdulot ng pinsala sa amo at broker, dapat mong sagutin ang kompensasyon. Maliban kung ang dahilan ay hindi mo kontrolado. Ganun din, kung pinaaga ng amo o broker ang pagtapos ng kontrata at nagdulot ng pinsala sa iyo, kailangan nilang sagutin ang kompensasyon. 14. Kontrata. Dapat magbigay ang amo at broker ng sapat na oras upang basahin mo ang nilalaman ng kontrata. Matapos mong maunawaan ang iyong karapatan at pananagutan, pipirma ng kontrata ang amo sa Taiwan at isang kontrata sa serbisyo ng broker sa Taiwan. At tandaan, dapat ay may kopya ka ng mga pirmadong kontrata. Nais namin na magkaroon ka ng ligtas at maayos na trabaho. Kapag nagkaroon ng paglabag sa karapatan sa trabaho,
hindi pagkakaintindihan o pagmamaltrato sa trabaho, huwag patagalin at i-report agad. Kapag nasa Taiwan, tumawag sa 1955. Ito ay libreng serbisyo ng pagtatanong at pag-apila sa wikang Chino, English, Thai, Indonesia at Vietnam. Kapag nasa labas ng Taiwan, tumawag sa 886-2-8073-3141 o magreklamo sa TECO o sa observer o sa investigador. Maaari rin sa pagbalik ng barko sa Taiwan, magsabi sa bumibisitang opisyal. Nais ng Fisheries Department of Agriculture Committee of Executive Yuan ang masayang paglaot at payapang pag-uwi ng bawat isa nating kasamahan.